Okay. Okay, okay, okay. Go live. Mag-go live daw ako. So mga ka-taxpayer kong mahal, ito po yung first live sa 2021 dito ho sa Facebook. Naka-live ho tayo ngayon. Nakikita ko yung mukha ko rito. Pero bakit wala ho akong 2021? Okay. So ang pag-uusapan ho natin, may ginagawa ho ako kasing mga templates tungkol ho sa tamang paghawak ng BIR letter of authority. So, welcome ho kayo na magpadala ng mga questions ho ninyo. Habang nagtatrabaho ako, yan ang makikita ho ninyo, nagla-live tayo. Pwede nyo akong babasahin ko, pwede nyo akong papakita ko sa inyo. Dito sa aking Facebook account, ayan, pwede nyo akong ipadala ng mga questions ho ninyo at malugod ko ho itong sasagutin. So, hindi ako madalas magsasalita kasi nagtatrabaho ako. Ang trabahong ginagawa ko ho ngayon is yung ang dami kasing pinadadala yung BIR eh. Na aayusin ko lang para kung sakasakaling meron kayong ito yung gagawin ko. Ayan, ino-open ko ho yung aking iPad. Ayan, yan ang lecture ko. So, mag-start tayo ng lecture. Ang pag-usapan natin is later. Tinatanong niya ako eh. Password ko na naman. Iko-connect ko lang ho ito para kung sakasakaling meron kayong questions, pwede ko hong i-drawing yung sagot immediately. Wala hong bayad dito. Ito ho yung aking, ayan, makikita ho nyo riyan. Ayan. Yan yung aking iPad. So, pwede ko ho kayong sagutin sa mga questionnaires nyo. Ayan. So, ang gusto ko sanang pag-usapan ho natin dito, okay, bago tayo magtuloy, naghahanap ho ako ng mga tax specialista. Maraming may gusto. Sir, gusto ko sanang maging tax specialista. Ang dami kong natatanggap na message or messages sa aking Facebook at saka sa aking YouTube. Ang YouTube ko ho ay Emelino T. Tax Specialista YouTube channel. So, maraming, sir, gusto kong mag-umpisa. Gusto kong maging kayo. Gusto kong tumalino. Gusto kong maging magaling sa taxation. Maraming hanap buhay sa taxation, mga ka-taxpayer ko. Kulang na kulang ho yung mga totoo. Okay? Ang sinasabi ko, mga totoong tax specialista. Yung iba ho kasing nababalitaan natin, sorry po, wag po sana kayong masasaktan, mga nagpe-pretend o nagpapanggap. Wag po, kung gusto ho ninyo talagang maging totoong tax specialista, welcome po ho kayo sa akin. Kalimutan ho nyo yung mga nagawa nyong kasalanan ng mga nakaraang panahon at pwede ho kayong magbago. May panahon. Ang hindi pa huli, ang pagbabago. No? So, ang pinag-uusapan ho dito is lalabas na naman po. Lalabas na naman po yung notice. Ayusin ko lang ho itong kulay na to, which is my favorite color. Notice of discrepancy. Ayan. Maraming hindi nakakaalam paano ba ayusin itong notice for discrepancy. Marami. So, meron po tayong training dyan na ibinibigay bilang kapahanap buhay para sa mga gustong maging tax specialista. Pero meron ho tayong kaikibat na terms and conditions bago ho kayo makapag-training sa akin.
Kasi ho, ayokong magamit ho ito sa kalukuhan. Ayokong magamit din ho ng BIR, lalo na yung mga corrupt officials niyan, laban sa inyo. Kasi this is an offense and also a defense approach on handling BIR tax assessments, lalo na yung mga deficiency tax assessment. So, pag-usapan ho natin, mga ka-taxpayer kong mahal, habang nagtatrabaho ako, yung pong lumabas na tawag nito, na bagong-bagong balita na ang ating presidente, ayun, pumirma na po, pinirmahan na po yung extension for another 2 years. Two-year extension. Ano nang in-extend? Yan. Liwanagin lang ho natin, ang in-extend yung estate tax amnesty. Yan po yung in-extend. So, to verify, check natin dito. Ayan. I-check ho natin kung ano ho yung in-extend. Tax estate tax amnesty extension. Tingnan natin kung ano lalabas. Ayun, no? Top story. Galing ho sa CNN. Duterte signs law extending estate tax amnesty. Okay. Until, ayan po, makikita nyo, June 2023. Magandang balita ho yan. Republic Act na po yan. So, ito ho yung gusto kong i-share sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal. Isa ho ako sa tumutulong. Tumutulong po ako sa mga magsasaka. Kasi ho, usong-uso ngayon yung, pasensya na ho kayo, nangangati ang aking ilong, okay? So, usong-uso ho yung land grabbing. Bakit nagkakaroon ng land grabbing? Yun. Yung estate, yung sinabi kong pag-aaralan natin, Estoppel Doctrine, maya-maya ako ho i-discuss, matagal naman tayong mag-uusap dito. At mapapansin nyo ako mamaya, hindi rin ako nagsasalita kasi nagtatrabaho ako. At nag-iintay ho ako ng mga magko-comment para sagutin ko. Okay? So, yung Estoppel Doctrine, mamaya ho ko i-discuss yan later. Okay. Yan, later. I-discuss ko muna ho sa inyo yung sinasabi ng sulat ko muna to later. So, i-discuss ko muna ho sa inyo yung extension up to June 14, 2023 ng estate tax amnesty. Kung nakikinig sana sa akin ngayon si bossing ka-taxpayer Ray at saka si ka-taxpayer Nelia, magagaling na mga broker yan sa Tagaytay City, maghanap na ho kayo kung gusto nyo talagang magkaroon po ng hanap buhay dito sa estate tax amnesty. Tulungan nyo ho yung mga magsasaka na mayroon hong problem sa lupa. Hindi makabayad, number one, sa land bank dahil yung lupa. Ito, ikwento ko lang ho sa inyo na nangyayari sa totoong buhay. Yung nung 1986, nung naupo ho yung Presidente Corazon Aquino, nagkaroon ho ng Comprehensive Agrarian Reform Program. So, ho, yung mga sinasaka ng mga mahihirap na magsasaka, ay ibinigay na ho yung mga lupain sa mga magsasaka sa pamamagitan ho ng tinatawag na CLOA. Ayan. So, sulat natin yung CLOA. Ibig kong sabihin ng CLOA is Certificate Land Ownership Award. Certificate Land Ownership Award. Yan ho ibig sabihin yan. At yung isa ho yung original patent. Ayan. So, ito ho yung dalawang way kung paano ho ibinigay yung lupa. Pag sinabi ho kasing CLOA, yung lupa kinuha sa private, maaaring private corporation, individual, or non-individual. Kinuha ng gobyerno, pagkatapos,
ibinigay sa magsasaka. Pag sinabing original patent, pag government property yan, ibinigay sa farmer. Ganun ho yun. Okay? So ngayon, hindi naman binigay ng libre ho yan sa mga magsasaka. Kung nakikinig ho yung mga magsasaka, wala, kung wala kayong pera, ha, lumapit ho kayo sa akin muna. Okay? Para hindi ho kayo magoyo. At ako ho'y wala ho kung intensyon na guyuin kayo. Anong gagamitin? Hindi naman ho ako magsasaka. Wala akong intensyon na agawin yung lupa nyo. Ako lang ho'y magiging middleman ho ninyo. Maghahanap ho ako ng mga taxpayer na may sobrang pera na gustong bilhin ayon ho sa pag-uusap at sa reasonableng amount yung utang, yung inyong lupain kung pwede pa hong bilhin. Ganito ho kasi mga hal kong mga magsasaka, napakaswerte ho ninyo kasi itong ating presidente nga ay pumirma ng extension for another 2 years. Ang tagal niyan ha, sir, ang tagal niyan. So, kayo po ay inaanyayahan kong mag-avail. Ang problem ho niyan, tax amnesty ho yan. So, ibig sabihin ng tax amnesty, may babayaran kayong tax. So, yung mga yumao na, siyempre, yung mga magsasaka, 1986, 1990, 1994, okay, 1996, ganyan yung distribution ng ano eh, nung agrarian reform. Oh, so, yung lupa, ibinigay sa magsasaka. So, ngayon ho, yung mga lupang yan, medyo tumaas na ho yung presyo. At yung ibang politiko, nanginginig. Paano nanginginig yun? Nanginginig na land grab. Ang dami ho na akong napanood, nakita, na land grab. Wala naman ako magagawa doon kasi hindi naman ako private. Hindi naman ako isa sa mga may-ari ng lupa. Ayusin ko lang ho ito kasi baka masira yung akin. 7,000 ho yung aking ginastos dahil nasira. Yan, no? Nasira. Imaginin mo, 7,000. Kaya, pasensya na at ayusin ko lang. Ayoko nang masira. Masyadong mabigat yung 7,000 na gastos. So, tuloy ho tayo doon sa kinekwento ko. Itong mga magsasaka na to. Sorry ho sa sasabihin ko. Yung iba ho kasi no read, no write. Marunong sila ng kanilang pagsusulat ng pangalan nila. Pero talaga namang may kakulangan sa edukasyon. Pag sinabi kasi nating edukasyon na formal. Yung edukasyon na informal, yun yung natututunan mo sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, at saka sa sarili mo. Halimbawa, yung pagtatanim. Okay? Natural naman na matututo ka ng pagtatanim kahit wala namang nagtuturo sa'yo niyan. Pero, ano ba yung rule sa pagtatanim? Ganon din ho yung pag-o-own ng lupa, it's a foreign language ho eh. Lagi ko sinasabi yan sa pag-aaral ng taxation. Ang taxation itself is a foreign language. So, kailangan mo ng time, money, effort, energy. Time, money, effort, energy. Para ho maintindihan yung taxation. Ganun din ho sa ownership ng land. It's a foreign language na kailangan mo ng time, money, effort, and energy. Itong mga magsasaka natin, despite na malalakas po sila, energetic yan eh. Despite na meron ho silang time, pero wala ho silang kapasidad, okay, na alamin yung kanilang karapatan at i-exercise yung kanilang karapatan at intindihin yung kanilang obligasyon para ho ma-extinguish nila o ma-perform nila yung kanilang obligasyon. So, ito po yung nangyayari sa buong Pilipinas ho ito. So, iniimbitahan ko ho yung mga magsasaka. Ang tawag ko karamihan dyan, samahang magsasaka eh. Kaya ho merong samahang magsasaka. Yung, alam nyo na, yung dyan ho sa may kanan, may kaliwa, may sa gitna. Wala ho akong pinipili at hindi ako miyembro ng anumang organisasyon ng magsasaka right now. Pero kung gusto ho ninyong magkaroon ho ng linaw yung inyong pag-aari o ownership sa inyong pong lupa na ipinamahagi sa inyo ng gobyerno, ay pwede nyo ho akong kontakin. Yung number ko ho, alam ko kung nandito yung number ko, kung may po, nasan ba yung number ko rito.
Ano ba ito? Ano ba to? Okay. So, wala akong number dito, pero pwede kong isulat pala dito. Pwede nyo akong tawagan dito sa mga numbers na to. Okay? Kung 0917-307-1356, 0908-880-7568 o 0917-307-1316. Ayan po yung tatlong numbers ko na pwede ho ninyong tawagan kung meron ho kayong problema sa paglipat ng lupa. Lalo, ito ho'y pre-consultation ho ito para ho sa lahat ng magsasaka. At yung pong mga gustong maging tax specialista uli para ho sa estate tax, para sa mga magsasaka. Kung willing ho kayong turuan, tulungan ang mga magsasaka para ma-transfer ho ninya, ma-transfer ho nila yung kanilang property. Kasi karamihan ho ng mga nai-award na property noong 1986 hanggang 1996, nangamatay na ho yan. So, ang natitira na lang dyan, yung mga anak o yung mga apo. Itong mga anak at mga apo naman, hindi naman din nakapag-aral tungkol ho sa totoo o tamang paglipat ng titulo sa kanila. So, ito ho yung tamang paraan, step by step, ituturo ko ho sa inyo. Kung sasama ho kayo sa tax specialista community, ituturo ko ho sa inyo, basta ang objective ho natin, wag ho kayong hihingi ng professional fee. Kasi wala nga naman pera yan eh. Pero, pwede ho tayong makipag-ex-deal dyan sa mga magsasaka na yan. Kung gusto naman ho ninyo, kung malaking-malaki naman talaga lupain yan, pwede kayo humingi ng 100 square meters or 200 square meters na pwede nyong tayuan ng bahay ho ninyo. Pwede ho ng pambayad naman ho yun. Okay? So, win-win situation sa mga magsasaka. Makuha ho ninyo yung ownership ng property ninyo. Ito namang mga tinuturoan ko mga tax specialista ay makakuha naman ng pambahay ho nila. So, everybody's happy. Magkakaroon ho ng bahay yung mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtulong sa mga magsasaka. So, kayong mga samahang magsasaka ng dyan na may problema ho kayo sa Land Bank of the Philippines, sa Registry of Deeds, sa Land Registration Authority, ha? Ito ho, yung estate tax amnesty ang siyang simula para ho kayo ay makapag-assure nyo doon sa susunod na henerasyon na yung property ay talagang sa pamilya ninyo. Opo. Okay. So, naghihintay ho ako ng mga questions ho ninyo. Kung meron ho kayo dyan, habang nandito ho ako, magtatrabaho ho tayo. Ayan. So, ito ho yung aking question. Hindi ko lang alam dito kung pwede kong tumanggap ng question. 35 pala ho yung nanonood sa akin. Okay, ngayon, 35 yung viewers ko. So, tulungan nyo nga ako kung papaano ako makakatanggap ng question dito. Sabi rito, see how videos view insights. Ano ba yun? Ganun pala yun. So, doon ako sa dash, ayun. So ngayon, itong kaibigan nating si Boyet Bass, okay, isa rin sa mga kaibigan ko 'yan na gusto kong tulungan na magkaroon ng hanap buhay at saka si Iljen. Kung meron ho kayong problem tungkol ho sa BIR subpoena duces tecum, sila ho yung magagaling paghawak ng subpoena duces tecum. Dalawang bagay ho ang pwede nating pag-usapan diyan. Paano ho natin mape-prevent yung subpoena duces tecum at paano ho natin ito masusurvive, mamamanage yung kanyang damages na ibibigay sa inyo. So, ito hong si Boyet Bass at saka si Iljen Santos ay nagtayo ho sila ng organisasyon para ho exclusive para dyan. So, meron hong nag-comment. Ang problem ko ho, hindi ko alam paano ho ito. Si Joey, dito pala lalabas yung... magandang araw sa iyo. Ito may nag-comment sa atin, si Joey Garcia. Dito pala. Maestro, kamusta po? Mabuti naman, Sir Joey. Mabuti tayo.
So ito po aaraw-arawin ho natin kung hindi ho ako busy, aaraw-arawin ko ho ito. At pasensya kayo, minsan hindi ako magdadaldal kasi nagtatrabaho ako. Naghihintay lang ako kung ano yung papasok dito. Pero habang nagtatrabaho ako, ang ginagawa ko ngayon, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Kasi yung naka-receive ako ng, hindi naman ako, yung may isang taxpayer. Naka-receive siya ng, ano, ng letter sa BIR. Ang tawag kasi dito sa letter na to, kain lang ako ng chiclet, ha? Ang chiclet, hindi chiclet, chewing gum. Kasi pag kumakain ako ng chewing gum, tumatakbo yung utak ko, eh. Ah, gusto ng utak ko, meron akong ano, eh. May energy akong ine-effort, hindi lang ako nakaupo rito. So natutunan ko sa TED Talk. Mag-isang oras na ako nakaupo. Kailangan ko tumayo. At mag-inat-inat para mag-circulate yung blood. Okay? Hindi naman daw masama yung 30 seconds kang tatayo at maglalakad-lakad dito sa aking opisina. Kamusta ko nga pala si Sonia at si Lenlen kung gusto niyo ng mga bookkeepers. Ayan, pwede ho niya yan. Sina-shoutout ko. Lenlen bookkeepers, Sonia bookkeepers, pwede niyo tawagan. At isa sa magagaling na tax specialista ngayon ay si Alin Yu. Mm-hmm. Si Joyce Kabata. No? At itong si Mao Brasa. Pwede nyo hong kontakin. Tingnan nyo yung Facebook account nila. Okay? So, ginagawa ko ngayon na hindi ko pwedeng pakita sa inyo. Yung estoppel. Okay? So, yun sa mga hindi nakakaalam. Kaya sir, ano ba ibig sabihin ng estoppel? E di, i-Google natin. Google. Estoppel. Lagay natin De La Salle. Maganda kasi ito, eh. De La Salle Supreme Court. So, lalabas. Ito'y pinakamagandang definition ng estoppel yung sa De La Salle. Ayan, oh. Kinipe ko. Lakihan ko nga. Ay, nalakihan ko siya. Ito na lang. Pipindutin ko. Lalabas ngayon yan. Oh, ito, GR number. Ito kasi general registry to, eh. General registry number 190809. Ayan, De La Salle. Okay? Supreme Court decision. Mm-hmm. Hanapin natin yung definition ng estoppel. Fine. Estoppel. Ayun. So, isa ito. Ang dami. Yes. Mm-hmm. Nandito misis ko at mayroong pinapipirmahan sa akin. So, tingnan natin kung ano ibig sabihin ng estoppel. Ayan, o. Oh. Ito po yung definition ng estoppel. X ko na to. Sayan natin. Inaction or silence may, under some circumstance, amount to a misrepresentation so as to raise an equitable estoppel. When the silence is of such a character and under such circumstance that it would become a fraud on the party to permit the party who kept silent to deny what his silence has induced the other to believe and act on, it will operate as estoppel. This doctrine rests on the principle that if one maintains silence when in conscience he ought to speak, equity will debar him from speaking when his conscience he ought to remain silent. Napakaganda. So itong statement na ho nito,
Hmm? Eh, ini-include ko ho yan sa aking mga letters, lalo na sa BIR. Why? Kasi ganun din ang ginagawa sa akin ng BIR eh. Okay? Katulad ho nung mga natatanggap kong letter na hihingi sa akin ng tulong. Ang nakasulat doon ay, lalo na yung access letter. Kasi how to benefit, sabi ko nga sa'yo, how to benefit from using Estoppel Doctrine. This is the Estoppel Doctrine. E sa paano naging doctrine yan? Kasi, iyan po ay galing na sa Supreme Court natin eh. Alam nyo naman, lahat ng inilalabas na ating Supreme Court is a judicial interpretation of our substantive laws and of course, of our constitutional law. So, pag nilabas po yan ng Supreme Court natin, nagiging, sabi nga ng batas natin, judicial interpreting the law of the Philippines becomes part of the legal system. Part of the legal system. Ibig sabihin, it is also a law. Okay, so ang interpretation ngayon dito, nagiging estoppel daw kung merong kang responsibility to talk at a given moment or time. So, ang BIR, meron silang given moment to talk, to reply, to response. That is 3 days from the date they receive. Oh, I'm referring to BIR authorized representatives. Hmm? So, they have 3 days to talk, to respond, or to reply doon po sa mga request ho ninyo. Ito kasi yung mga mali ng mga taxpayer. Pag gumawa silang letter, hindi nila kinakategorize yung letter nila. Hindi nila nilalagyan ng title. Okay? So, ang requirement ho under Republic Act 9485, which is amended by Republic Act 11032, the ease of doing business, kailangan, sabing ganun, para mag-answer daw yung BIR sa'yo, dapat yung letter mo must be a request, an application, o appeal, reconsideration, reinvestigation. So, ibig sabihin, in-identify na ng batas kung anong letter yung meron silang responsibility to respond, to reply. Ang nag-uusapan natin, estoppel. So, kailangan i-identify mo yung letter mo as a request. Kaya nga, pag gumagawa ako ng letter, kung mapapansin ho nyo, laging request. Request for. Yun yung title. Ano ba nire-request ko? Kaya pagbasa lang ng title ko, parang sa sine. Okay? Pag nanonood kayo ng sine, eh, madali nyo maintindihan kung ano yung gusto nyong malaman pa, additional. Dahil sa title, sinabi na sa iyo yung general activity o statement nung mangyayari doon sa movie. Ganun din sa letter. Halimbawa, sa akin, pag may mga katulad ngayon, ha, umuulan na raw ng letter of authority, ang ginagawa ko dyan is nagpapadala ako ng request for immediate audit. So, it's a template na nandoon na yung offense at saka defense. Sabi ko nga sa inyo, ang letter of authority is a foreign language. So, you must, siyempre, if it is a foreign language, iniisipin ninyo, there is an invasion, ini-invade kayo. Parang may gera, ini-invade kayo ng ibang foreign na species. Human being. So, ganun din ho dito sa estoppel. It's an invasion. It's a foreign language, ang estoppel. So, sinasabi ko nga, paano natin ito magagamit? Napakasimple lang ho, sir. Ha? First, title ng inyong letter starting from today. Request for. Tugtungan nyo na. Kahit mahaba. Wala naman violation doon. Basta't umpisa, sabi ng batas, request for. Kasi pag may request for, papasok ngayon yung Republic Act 9485 and Republic Act 11032. Nagiging technical ako ah. Yung obligation ngayon ng mga BIR representatives, okay, revenue officers, in other words, na mag-reply. Yun. So, pag hindi sila nag-reply, yung ginawa mo magiging tama. Sabi ng batas. So,
ako, pag naggawa ko niyan, merong yes or no eh. Okay? Ganun ako. Pag hindi ka nag-reply, it is a yes. Okay? Pag nag-reply ka, explain mo bakit no. Yun namang mangyayari. Diba? I-confirm lang niya o kaya i-dispute niya. So, ito ho yung benefit nitong sinasabi rito. Ayan po. Na, at ang pumirma pa, ito hong si Associate Justice De Castro at nag-concur naman po itong mga Supreme Court Justices na to. So, ito po siya. Pwede nyo hong tingnan. Sineshare ko sa inyo. Madalas ko itong gamitin pang depensa at ofensa para ho sa mga BIR officials. Pwede ho nyong gamitin. Kasi ginagamit din ng BIR eh. Katulad, naputol ho ako tungkol sa access letter. Pag naka-receive kayo ng access letter, hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo. Nakasulat eh. Within 5 days, you should reply. Otherwise, the information contained in this letter shall presume to be true and correct. Imaginin mo, pag hindi ka raw nag-reply, it will be presumed to be true and correct. E di mag-reply ka, di ba? Within 5 days, para hindi siya maging true and correct. Paano mo siya re-reply? Huwag mo nang sasabihin dito kasi malalaman ng bureau paano strategy. Pero sa mga tax specialist ang sasama sa akin, right now, open po ako ngayon. So may tatlo tayong kategorya ng tax specialist. Tax specialist para ho sa letter of authority, prevention, tax specialist para ho sa subpoena duces tecum, at tax specialist para ho sa notice of discrepancy. Kung meron ho kayong panahon at pagkakataon, pwede nyo hong puntahan. Ito pong aking, ito ho, ha? Papakita ko ho sa inyo. Ito ho yung pupuntahan ho ninyo. Ayan. Hindi ko lang nailagay dito sa aking, wala nga. Pwede nyo hong puntahan ho ito. Tax Specialista. Okay. Community. At Discord. Sali kayo dyan. .com. Pwede rin kayong pumunta sa aking ka-taxpayer. Ayan. Fanpage or Facebook. Join kayo. Kung may panahon ho kayo, hindi ko sinasabi ha. Hindi ako naniniklood. Hindi ako yung nagsasabi, paki-subscribe naman, hindi. Kahit hindi ho kayo mag-subscribe, wala hong problem sa akin. Paki-like naman. Kahit hindi ho kayo mag-like, okay din ho sa akin. Ang objective ko lang naman ho ay matulungan ho itong mga taong narito at mabigyan ho ng pagkakataon sa na maintindihan. So, ulitin ko lang, yung mga magsasaka na nangangailangan ho ng tulong, lalo na ngayon sa estate tax. Ha? Bukas, ano kaya magandang pag-usapan? Ha? Joey Garcia, baka meron kang gustong topic bukas, pag-usapan natin. So, kung meron ho kayong tanong, may comment ho tayo dito, pwede na ho ninyo akong kontakin. Wala hong problem, babasahin ko yung inyong... Aja dito rin pala si Ma'am Guia. Ayan ho, pinoso ni Ma'am Guia yung ating ka-taxpayer. At nandoon na ho yung... Ayan ho yung kanyang tawag nito, invitation. Kung mapapansin ho ninyo, lalakihan ko. Ayan. Ayan ho yung invitation ni Ma'am Guia. Magaling na tax specialist ho yan. Si Guia May Villanueva. Pwede ho rin yung konsultahin na ho yan. Okay. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal at magtatrabaho ho ako, so patuloy pa rin ho ito. 1 hour ho itong aking ginagawang servisyo para ho sa mga taxpayer. Okay. So kung kailangan ho ninyo ng confirmation sa iniisip ho ninyo, ay why not? Kontakin niyo ho ako. Pero habang wala akong nagko-question, gagawa muna ho ako ng trabaho. Kasi itong mga templates na ginagawa ko ho ito, binebenta ko rin ho ito para magkaroon ho tayo ng konting kita, hanap buhay. Okay?
Alam nyo naman, pare-parehas tayong mayroong pamilya at kailangan natin kumita. Okay? Kita nyo paano ako dito trabaho. Kita ko sa inyo. Mm-hmm. Ayan. Oh, nandito rin pala si yung ating kaibigan. Ah, mahusay ito eh. Sa ayan, kaya kita nyo, si Mylene Pamilaran. Oh, mahusay yan. Ayan si Joey nagsalita. Para akong nagre-review uli. Andiyan din si Gina. Okay, hi, good morning po. So, itong mga kaalamang ibinibigay ko sa inyo, gamitin ho ninyo para ho kayo magkaroon ng hanap buhay. So, ang gusto ko sanang pag-usapan natin, yung tulungan natin yung magsasaka. Actually, ang experience ko kasi, kaya ako ganito, ano eh. Ang nagla-land grab sa mga property ng magsasaka, mga politiko. Nakakaawa. Kung hindi natin tutulungan 'tong mga magsasakan 'to, eh walang tatakbuhan 'to. Meron pa ang istorya eh. Ha? Anak ng ay nako, wag na sabihin. Sabihin ko na total eh chismis lang 'to. Kasi wala naman akong personal knowledge. Anak ng senador na isang lawyer. Kunyari, tutulong dun sa mga magsasaka. Unang-una siyang nagkaroon ng pinakamagandang property sa location ng mga magsasaka. Number two, kinuha lahat ng records ng magsasaka, tinabi. Eh di wala lahat record yung mga magsasaka. Hindi ngayon alam ng magsasaka kung saan yung lupa niya o hindi. Number three, humihingi ng 60 million. Paano magbabayad yung mga magsasaka ng 60 million? Meron pang isang dating senador. Ah. Chismis din ito. Yung karsada na papunta doon sa mga lupain ng mga magsasaka. Nilagyan ng gate. Eh di may toll fee. Nakakalungkot talaga ako. Oh. Eh nandito si Tata, taga Leyte to eh. Ang sabi ni Tata, maari po ba tax exemption ng cooperative yung qualified ay hindi naka-avail ng IT? Actually, Tata, ang mga kooperatiba ay exempted. Nandito rin pala si Josie Heronimo. Ang mga, nandito din si Graciel Sari. Good morning daw. Good morning sa'yo ha, Graciel. Alam mo, Tata, ang mga kooperatiba ay exempted. Ngayon, itong mga BIR, hindi naman nila tawag nito sasabihin sa kooperatiba na exempted eh. Kasi ang game plan diyan, katulad ng natin, how to use estoppel to benefit you. Ganun din ang BIR. Mga representatives ng BIR. Ha? So yung mga BIR officials, gumagamit din ng estoppel yan. Actually, sila nga yung madalas gumamit ng estoppel. Actually, sa kanila ko natutunan ng estoppel, sir. To tell you the truth, Tata, ha? Sa kanila ko nakuha yung estoppel ngayon. So, paano siya gamitin? Ngayon, katulad siguro ng problem mo ngayon, pinadalan yung kooperatiba kung saan ka miyembro, nang saksakin ang laki ng assessment. Kasi sabi ng ating Supreme Court, yung assessment, pag hindi mo pre-notice, it will become true and correct. Kahit mali, it will become true and correct because tinining siya ng estoppel. Ibig sabihin, clear, uh,
cleanse. Ayun, nilinis ng estoppel. So talagang magiging useful 'yan sa BIR yung estoppel. So para siya ayusin ngayon natin 'yan para hindi magamit ng BIR yung estoppel. Okay. Pag-usapan natin bukas. Andito rin pala si Beth. Okay? Pag-usapan natin bukas yung galit na galit yung isang taxpayer nagrereklamo tungkol dun sa lumabas niya. Tingnan nga natin. Meron daw lumabas sa BIR. Ito, pupuntahan natin. Andito si Beth, ah. Ito si Beth. Good morning sa'yo, Beth. So, puntahan nga natin yung isa sa mga highly controversial na ginawa ng BIR. At Revenue Memorandum Circular daw yun. Ayan, puntahan natin. Daming tao nagagalit dito eh. Dapat ba tayo magalit? Ayun. Ito yun, no? RMC, kung nakikita nyo, ayan, ito yung kinagagalitan. Siguro mas maigi i-discuss natin ito lengthily bukas. Okay? Yan ho yung pag-uusapan natin at napakadami hong tao na mayroon hong hinanakit dito. So, ipaliwanag ko lang ho kung ito ho ay tama o mali. Base ho sa nakikita natin at nababasa natin sa batas. Okay? Huwag niyo hong kalimutan na yung hashtag totoong tax specialista at yung hashtag na itanong muna kay maestro. Nagpapasalamat din pala ako kay Alvin, tsaka kay Jeffrey, kay Pamela, at tsaka si, sino pa ba ito? Si Sharon, si Brian, ng Ginger, isang hong korporasyon yan, na ang specialty ho nila ay marketing. Ginger. Yan. Magandang araw po, bossing Alvin, bossing Jeffrey sa inyo. So, bukas uli. Wala akong specific time ito, basta daldal lang ho ako ng daldal. At maipaabot ko ho sa inyo yung mga dapat ninyong malaman. So, again, marami pong salamat mga ka-taxpayer kong mahal. Mahal ho kayo talaga. I love you. I love you and I love you. Tulungan ho natin yung kapwa natin taxpayer, tulungan natin yung kapwa natin na magkaroon ho ng hanap buhay sa taxation. Yun lang ho ang kaya kong gawin. Turuan kayong magkaroon ng hanap buhay sa taxation. Good morning! Good day to you and I love you! See you later! See you later!